Magluluto po tayo ng sweet style spaghetti. At ito po yung ating mga ingredients na kakailanganin sa ating sweet style spaghetti. Ang paborito ng mga kids. Ayan. Okay. And moms, para simulan po ang ating pagluluto ng ating spaghetti, hiwain po muna natin yung ating mga kakailanganin ng ingredients. Una po, mami, papakulo po tayo ng tubig. Nilagyan ko po ito, mami, ng oil para hindi po siya dumikit yung pasta sa ilalim kapag pinakuluan po natin. Kunti lang, mami. So, mga masyadong madami. And once, mami, na kumukulo na po ang ating tubig, islagay na po natin ang ating pasta. Ang ginamit ko po dito, mami, ay yung Fiesta spaghetti pasta. So, pag kumukulo na siya, mami, make sure lang po na from time to time, check po natin din. Parang haluin natin para hindi po magdikit-dikit po yung mga pasta. And then, maiwasan din po na dumikit din po siya sa ilalim. So, medyo halu-haluin lang po natin. So, check-check po natin kasi mami, baka po makalagpas yung ano nga yun. Baka masag naman or ma-overcook yung ating pasta. So, check from time to time na hindi po siya sobrang malambot or sobrang sad. And then, so pwede na po ito naman. So, pinakuluan ko po siya ng mga approximately 20 to 30 minutes. Depende po sa lakas ng oil. So, depende po yung po sa inyo kung gaano siya patapat. Katagal papakuloyin. So, check nyo na lang po from time to time. And then, sari na po natin. So, ito tama lang po yung ano niya, yung lambot niya. Pero, once nakababad po siya sa tubig na mainit or medyo mainit po siya, baka ma-overcook po or magsag. So, ito po binubuhusan ko po siya ng tubig po. Para hindi siya malamig na tubig mo. Or yung tama lang yung temperature. Para hindi na hanggang doon na lang po yung lambot. So, simulan na po natin ang ating pagbigisa ng ating sauce. So, since ito po ay requested na at ng aking mga kids, so gusto po nila is sweet style. Okay, so gisa po muna natin yung ating bawang. And then yung ating onion or sibuyas. So gagamitin ko po dito mami sa pansarog is giniling na baboy, giniling na pork. So antayin lang po natin ito na mag-caramelize yung kanyang kulay. After that, tagay na po na nga ang ating giniling na baboy. So, ito po ay nasa 1/4. 1/4 lang po ito, mamis. 1/4 kilo para sa 1 kilo ng pasta. Lagyan po natin ng pamintang doro. Mas maganda po ganito, mamis, yung inaanin yung tawag dito. Para sariwa po or mabango yung paminta, kumbaga. Freshly squeezed. Whatever. So, antayin lang po natin ito na maluto. Kaya, mamis, kung gusto nyo rin po ng corn beef lang, pwede na rin. Giniling na baka. Pwede rin. Na-try ko na rin po dito, mamis, yung corn beef. Sarap pala siya. So, ito, luto na po siya, mamis. Lagay na po natin yung ating hotdog. Para maluto na siya. Medyo iba kasi mamis yung hotdog kapag medyo naluto siya ng konti or naperito siya ng bahagya. Kaysa dun sa ihalo mo kagad siya sa sauce. Ito parang hindi siya madudurog ka agad. So, antayin lang po natin ito. Kahit 3 minutes lang po.
And after 3 minutes, pwede na po natin ilagay ang ating spaghetti sauce. So, ang ginamit ko po dito, mamis, ay Del Monte spaghetti sauce, sweet style. Mas gusto po kasi nila, mamis, yung ako kasi, mamis, pa nagluluto ko ng spaghetti, kunyari yung pasta ko po is 1 kilo. So, ang gagamitin ko rin po na spaghetti sauce, yung sauce niya is 1 kilo din po siya. So, ayan. So, lahat po siya sweet style. Ito kasi yung paborito ng aking mujanakis. So, tayo naman mga matatanda. Tapos gusto rin natin yung Italian. Or, pero ito po, usually, kahit matatanda na rin, mas gusto po nila yung ano eh, yung sweet style. So, save ako pa po mga video. Magluluto rin po ako ng Italian style. So, ito muna po, sweet style para sa mga kids. Actually, hindi lang po kids ang may paborito ng ganitong style. Kahit matatanda, lahat halos gusto. Medyo malamis-lamis. So, antayin lang po natin ito, mamis na maluto. Yung mamis, nilagyan ko po siya ng condensed milk. Kayo po, timplahin nyo na rin po na lang po kung gaano medyo pa-sweet gusto nyo. Pwede naman pong sugar lang. Ako po kasi nilagay ko is condensed milk. So, mas okay din, mamis, kung ano po, yung Nestle cream. Mas okay din po siya, mas cream. Pero ito po kasi parang kinasanayan ko na po siya na kapag nagluluto ako ng sweet style, yung condensed milk po ang ginagamit ko. Pero, mas okay po, mamis, yung Nestle cream, all-purpose cream. So, antay na po natin ito na kumulo. Yung medyo nahalo na po siya lahat, naluto na siya. So, medyo thick po ang ating sauce. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig. So, napaka-thick po na. So, from time to time, mamis, pwede niyo pong tigman kung kulang ba siya sa saltiness o yung asin niya. Tama ba yung tamis niya? Kasi minsan, pag sobrang tamis na lang po, nakakaumay din. So, natin sa inyo po. At ito, mamis, optional lang po ito kung gusto niyo po na ihalo na yung cheese doon sa sauce or kung gusto niyo itap niyo na lang doon siya sa pasta mismo sa ibaba kapag sineserve niya. Ito po kasi minsan nilalagay ko siya kasi minsan yung iba pong mga bata pag kumakain. Kunyari, nasa ibaba yung cheese. Tapos yun na lang kinukuha ng mga bata. So yung ilalim o yung mga susunod pang kakain, nauubusan na sila. So at least ito, even po yung distribution ng cheese. So mas okay na ihalo na lang po dun sa sauce. So, ito walang gano'n kasi na kumilagay kasi yung cheese natin is medyo maalat. So, kailangan na ano po sila pag dito balance siya. And, mamis, ito na po ang ating spaghetti. Isiserve na po ito natin. So, ito po ay gustong-gusto ng lahat. Even me. Aminin ko na nga. Favorite ko rin yung sweet style spaghetti. Ako mahilig mami sa Italian. So, Filipino style pa rin. Kasi ito rin ang gusto ng mga Pilipino halos eh. Sige na nga ako rin. Favorite ko rin ang sweet style spaghetti. Nilagay ko dito mami sa hotdog. Kahit anong hotdog na bread, okay na. Nilagay ko dito tender juicy. Kahit gusto niyo po yung chicken hotdog o yung kulay ang tawag ko. So, yan. Optional pa rin, mami, kung gusto niyo pa rin sa sauce, lagay niyo ng cheese. Sa pag-serve niyo, lagay pa rin ng cheese. Bahala kayo. Kami kasi mahilig kami sa cheese. Okay, mami, ito na po. Ready to serve ng ating sweet style spaghetti sauce. Sweet style spaghetti. Okay, mga mami, salamat po sa inyong pananood.
sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Thanks!